Hello everyone, si Lisa Camara po ito. Para sa Session 2 ng Worship Leadership Ignatian Guide, Effectiveness, Functioning in Your Purpose. Welcome sa ating session, mga kapatid. Ngayon, discuss natin yung Acts 6, verse 1 to 4. The apostles prioritize their spiritual duties while also addressing practical needs by appointing 7 spirit-filled leaders to manage community concerns. This approach allowed them to maintain a balance between their spiritual focus and the practical needs of the people. Ang resulta, nabalanse nila ang pangangailangan nito at ito yung pagkakataon na sila ay gumagalaw ayon sa layunin ng Diyos para sa kanila. Application in music ministry. It's important to function according to our purpose and not take on activities just because the church needs them. Kailangan din natin mag-excel sa parehong character at skill. Kapag naintindihan ng ating purpose, mas magiging epektibo tayo sa gawain ng Diyos. Align your actions with His will and accept both challenges and growth opportunities. So, sa ganitong paraan, mas matutupad natin ang ating calling at makakamit ang pagbabago sa ating paglilingkod. Why functioning in your purpose matters? To be effective, you must know your purpose. Katulad ng mga apostles at ng mga church leaders sa Acts 6, alam nila ang kanilang specific roles para lumago at maalagaan ang simbahan. So, effective means full power to achieve God's plan. Ang pagiging effective ay paggamit ng buong potential mo para ma-accomplish ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mong i-align ang iyong mga actions at decision sa kalooban ng Diyos. Siguruduhin mong ang lahat ng ginagawa mo ay makakatulong sa pagtupad ng iyong calling at makakapag-ambag ka sa mas malawak na gawain ng may full power at clarity ng Panginoon. Isipin mo na para kang athlete na nagtitrain para sa Olympics. Inaalign mo ang mindset mo para manalo sa pamagitan ng tamang diet at exercise at training. Ganon din sa atin na naglilingkod sa Diyos. Kung tinatawag kang mag-lead ng worship, hindi lang ito tungkol sa pagpapahusay ng talent mo. Kailangan mo rin ang spiritual maturity at leadership skills. Ang holistic approach na ito ay nagsisiguro na makakapag-ambag ka sa gawain ng Diyos ng may full power at clarity na buong pusong nagko-commit sa iyong layon. Personal purpose. Dapat ang focus natin ay maging katulad ni Kristo dahil tayo ay ginawa sa pamagitan ng kanyang imahe. Ang anumang bagay na malayo sa layon ito ay nagiging distraction sa ating tunay na purpose. Kaya't inaanyayahan ko ang bawat isa na mag-commit at tuparin ang ipinapagawa ng Diyos sa pamagitan ng pag-align sa kanyang plano para sa buhay na. Discovering your specific purpose. May 6 na prinsipyo tayong titingnan para magawa ng epektibo ang ating layunin sa buhay. Number 1, seek God's presence through prayer and deepening your relationship with Him. Simulan mo ito sa taus-pusong paghahanap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin at pagpapalalim ng relasyon mo sa Kanya. Maglahan ka ng quiet time ngayong gabi kaya o bukas ng umaga upang makipag-ugnayan sa Diyos. Ang oras na ito magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa, karunungan at mga pananaw na kung saan ano ang sinasabi ng Diyos para sa iyo. Habang mas nag-aaral at nagmumuni-muni ka sa kanyang salita, mas magiging malinaw ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Kung walang ganitong connection, maaring mas matagal mo pang maunawaan ang kanyang plano para sa iyo. Halimbawa, ikaw ay isang leader at nahaharap sa hamon sa pangunguna sa iyong team. Maglaan ng oras para sa pananaliksik sa scriptures at dumulog sa kanyang presensya sa panalangin. Ang pagsusulat ng daily reflections ay malaking tulong para ma-develop ang mga ministry programs na nagpapalago sa spirituality ng iyong team at ng church. Sa ganitong paraan, masasala mo rin ang mga gawain na maaaring makahaglang sa tunay na ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Number 2, embrace everyday moments. Bigyan pansin mo yung malilit na bagay at araw-araw na responsibilities. Maaaring itong maging bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo. Yung mga kala mo minor lang na activities ay maaari palang maging silbing hakbang patungo sa pagtuklas ng iyong tunay na layunin. So halimbawa, habang nakikijoin ka sa iba't ibang activities sa ministry, ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang pangmiyembro na ministry ay parang natural na nag-i-evolve sa iyo. Ito ay nagbibigay daan sa iyo para gabayan at higayatin ang kanilang spiritual growth ng epektibo. So, ang mga simpleng bagay na ginagawa mo sa araw-araw ay maaaring magsilbing stepping stones sa pagtuklas ng iyong purpose.
balance. Balance career and calling. Your calling isn't just about your career. So, tandaan mo yan. Bagamat mahalaga ang trabaho, hindi ito dapat magtakip sa iyong specific purpose. I-reignite mo yung mga nakaraang hilig na nagdulot sa iyo ng kagalakan tulad ng music, maring teaching, writing. Maring ito ay konektado sa layunin na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ano ba yung passion mo? Yan, ang iyong career ay dapat nagko-complement, hindi pwedeng palitan ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Halimbawa, kung mahilig kang magturo at yun ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, siguraduhin mo ang iyong career ay hindi lang puro trabaho, kundi naglalaman din to ng mga aspeto na nakakapagpasaya sa iyo at nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Kung may passion ka sa music, maaaring pwede mong isama yung career path sa pamamagitan ng pagtuturo ng music o gawa ng mga worship sessions. Yeah. So sa number 4, grow your abilities. Your current abilities might feel insufficient, but with God's grace, you will grow and fulfill your purpose. So maaaring pakiramdam mo, hindi sapat yung mga kasalukuyang kakayahan mo. Pero sa biyayan nga ng Diyos, ikaw ay lalago at matutupad ang iyong layunin. Bilang miyembro ng worship team, patuloy na maghangad o maghanap ka ng mga pagkakataon para umunlad ka at matuto sa mga bagong skills. Halimbawa, kung kulang pa ang team sa kasanayan, focus muna doon sa pag-enhance ng skills nyo. Huwag magkaksaya ng oras sa mga gawain na parang gusto mo lang maging masaya kayo at mayroong ginagawa na hindi naman sakop ng inyong ministry. So tumuklas ng mga resources tulad ng books, podcast, training courses para matutunan niyo yung mga kinakailangang skills. Sa paglipas ng panahon, maaari ka rin lumikha ng mga training programs para sa church o mag-develop ng mga skills na makakatulong sa pag-enhance ng performance ng iyong team. So number 5, how to find your purpose? Be patient and persistent. God's vision for your purpose may not be immediately clear. Yan. Maaaring hindi agad malinaw sa iyo yung vision ng Diyos para sa iyong layunin. Kaya ang mahalaga ang patience at persistence. Yung hindi ka humihinto. Patuloy na hanapin siya at trabahuhin ng masigasig hanggang sa makuha mo ang buong pangunawa. Ang journey ay madalas nakasama ang pagkatuto mula sa mga tao. Yung inspiration mo sila. At sa bawat step, matutulungan ka nila upang mahanap ang iyong role sa plano ng Diyos. Halimbawa, para bang naghahanap ka ng tamang tono sa isang kanta, hindi agad nakukuha, pero kapag nakinig kang mabuti at nag-practice, makukuha mo rin ang tamang timpla. Yun. So number 6, step out of your comfort zone. Avoid settling into a comfort zone. Embrace change and challenges to push beyond your limits and fulfill God's purpose. So iwasan mo daw yung maging kampante ka. Yakapin mo yung mga pagbabago. Minsan kasi mahirap talaga yung hamon sa buhay para mas maging malawak ang iyong kakayahan at makamit ang layunin ng Diyos sa iyo. Halimbawa, kung dati gusto mong matapos agad ang mga worship practice, isipin mo ngayon na ang bawat practice ay opportunity para mas mapabuti ang iyong paglilingkod. So hanggat hindi maayos, huwag kayong hihinto. So ganun talaga, kung magbababad ng mga maraming oras, dapat 2 oras lang, pero inabot na kayo ng 3 oras, okay lang po yun. Kasi mahirap sa simula, nag-establish kasi kayo. Pero sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng oras at tamang paghahanda, syempre, seryoso kayo sa mga ginagawa nyo, makikita nyo magiging mas epektibo ka sa pangunguna ng worship at pag-inspire para sa iba. So, finding your purpose means enhancing your skills, exploring the truth in God's words, and stepping out of your comfort zone. Daan-daan, yung calling ay isang exciting journey, hindi lang basta career path. So, dito na po tayo sa reflective actions to define your purpose. Sabi dito sa Proverbs 25 verse 2, it is the glory of God to conceal a matter, to search out a matter is the glory of kings. So, hawak ng Diyos ang misteryo ng kanyang kaluwalhatian at siya ang nagbubunyag nito sa mga taong tapos pusong naghahanap. So, sa pagtuklas natin ng layunin, kailangan natin ng pagsusumikap at patuloy na paghahanap sa Kanya. Nire-reflect ko ang aking buhay, napagtanto ko na hindi ko pa talaga lubos na nauunawaan ang misteryong ito. Para siyang puzzle pieces na unti-unting nabubuo sa bawat revelation sa araw-araw na sa akin ng Panginoon. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay lang ang laging ang kagandahang loob ng Diyos ay walang katapusan. Sa Kanyang presensya, nararamdaman ko ang kabuuan, yung wholeness ng Kanyang pagmamahal at dahil dito,
ako ay nai-inspire magbigay ng pinakamataas na pagsamba. See, number one, discern what your purpose is not. Isulat mo lahat ng bagay na alam mong hindi para sa'yo. Kung may mga activities or roles na para no, not for me, ilista mo agad. Sa ganitong paraan, mas magiging madali mo matutukoy kung ano talaga ang mga bagay na umaayon sa plano ng Diyos para sa'yo. Baka nga magulat ka, may mga bagay na akala mo super exciting, pero hindi pala talaga para sa'yo. So, number two, identify natural joys and talents. Mag-reflect sa mga bagay na nagpapasay sa'yo at kung saan ka natural na magaling. Cooking ba yan? Or singing? Teaching? Nagiging source ng joy at nagpapalakas ng mood mo, malamang ito na yung clues sa iyo ng God-given talents. So, ang mga activities na ginagawa mo ng buong puso at di mo napapansin ang oras ay magbibigay ng hints kung ano ang purpose ng Diyos para sa iyo. So, number three, craft a purposeful mission statement. So, maglaan ng oras para isulat ang isang mission statement na malinaw at nakatutok sa mga natutunan mo. Dapat ito ay naglalarawan ng iyong layunin at ng iyong commitment. Halimbawa, tulad ng sa akin, ang mission ko ay magbigay inspirasyon at gabay sa iba sa kanilang spiritual journey sa pamamagitan ng pananampalataya at mga pananaw ko sa buhay. So, huwag kalimutang balikan itong mission statement na to paminsan-minsan kung nakagawa na po kayo para siguraduhin lang na palaging nasa tamang landas ka, tamang direksyon, hindi ka naliligaw, parang dashboard check ng kotse, tiyakin na naka-align ka sa plano ng Diyos at patuloy na palalimin ang iyong pagkaunawa sa layunin habang inihahayag niya, hayag ng Diyos, ang kanyang kalooban sa iyo. Let's go to my statement of purpose. Ito po, ginoong October 1988, sinuko ko ang aking buhay kay Jesucristo. At dito nagsimula ang tunay kong purpose ng sagutin ko ang tawag ng Diyos bilang pastor's wife. Ang aking journey ay naging dedicated sa pagsuporta sa mission ng aking asawa na ipalaganap ang ebanghelyo. Sa puso na puno ng panalangin at paglilingkod, hangad ko na ito pa rin ang layunin kong maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat aspeto ng aking buhay at gawain. So ang commitment na to ay mabuhay ayon sa aking pananampalataya araw-araw. Tinitiyak ko na ang aking mga aksyon, salita, gawain ay magbibigay ng karangalan sa Kanya at isulong ang Kanyang kaharian. To fulfill this purpose effectively, I commit to inspiring and supporting others in their spiritual journey by living out my faith and values while using my spiritual gifts and talents to coach and mentor individuals in discovering and developing their own gifts. Matagal ko na po itong ginawa, so alam ko sa buhay ko na ito po ang layunin ng Panginoon para sa akin. Sa mga oras na to, syempre nag-evolve na po yan. Nagsimula po ako sa bilang isang totoong mananamba muna. Today, meron na akong coaching and mentoring kasi nga po, yan na po yung ginagampanan ko. So, from time to time, binivisit po talaga natin ang mission statement natin na sa ganon na i-improve po natin yun. Pero hindi pa rin tayo nalalayo talagang sa kalooban ng Panginoon. So, may tanong lang po ako, nandyan na po ba tayo? Are we there yet? Yan po yung sinabi kataga ni Darlene Sheck. Kinuha ko po ito dun sa kanyang extravagant worship na naging inspirasyon ko sa paghahanap ng presensya ng Diyos. Yun po yung tanong ko, nandun na po ba tayo? Nakita na po ba natin? Nahagilap na, na-encounter po ba natin sa araw-araw ang presensya ng Diyos? Malalim po ba ang ibinibigay nito sa ating buhay? Alam kong ako po hindi perfect sa aking paglalakbay at aminin kong marami akong pagkukulang at pagkakamali habang patuloy akong nagsusumikap na makasunod kay Jesus. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang tungkol po sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagbabago na nangyayari sa loob. Isang proseso na nangangailangan ng panahon at tsaka-tsagaan. Ayan, sabi nga ni Darlene Sheck, as a worship minister, I ask worshipers to ask the question, Are we there yet? Parents will tell you that phrase is often used by their children at the beginning of a long journey. Even though it seems we have been traveling for hours, we've a long way to go before our worship is
extravagant. So, mahaba talagang biyahe, no? Buhay na kung saan totally nakapagpapasakop tayo. Kaya sa araw-araw po, kailangan po natin ng tulong ng banal na espiritu. Yung bang inaasam natin na palagi po tayo nakakalugod sa ating pagsamba at buhay sa Panginoon. Ipanalangin natin na punin niya tayo na kanyang pagmamahal at biyaya ngayon, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Naway gabayan niya tayo sa pag-abot sa mga nawawala at nangangailangan at maging matatag tayo sa ating panalangin sa araw-araw para na sa ganun, mas ikalalago ng kaharian ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.